may isang tinamaan ng ligaw na bala. Muling binalot ng tensyon ang lugar. Sino kayang tinamaan? Kakampi ba siya o kalaban? Tutukan sa aling pagbabalik. Ligaw na balang tumama sa sugatan. Si Dino na kaya ang napuruhan? Isang gramo ng ilegal na droga, ilang buhay ang nasisira. Kaya tama lamang sabihin sa mga pasimura na nagbebenta nito, mga walang hiya. Sa pagsalakay namin sa kanilang kuta, abay buhay pa ang gusto nilang singilin. Kung kayo'y sanay sa panonood ng raid na puro salita lamang, pwes, ibahin nyo kami. Bala sa bala, eksklusibong natutukan ang aming kamera. Go! Ang isinagawang bypass operation na tinutukan ng aming grupo. Go! Nagtuloy-tuloy sa matinding palitan ng putukan. Ang hari ng masamang bisyong si Dino, missing in action pa rin. Duduwag-duwag naman pala pagka nagkaputukan na. May isang tinamaan sa panibagong enkwentro. Baka si Dino na nga ito. False alarm! Hindi pala ang gonggong na si Dino ang nasugatan. Sa kabila ng matinding enkwentro, ligtas naman ang grupo namin. Fortunately, wala naman nasaktan o sugatan sa mga tao niyo. Yeah, okay, man. Please, mga ano naman. Kaya pumuputok kasi sila dun sa kabila kanina. Kung puputokan natin, alanganin tayo maraming sibilyang madadamay. Maraming sibilyang madadamay. Dalawang putok yata. May kaliwa na putok na dito sa may likod na pumuputok dito kanina. Para kahit saan saan nagagaling. I think siya yata yung isa sa unang nagpaputok. Ayun. Kanina. Kaya marito nyo kanina dito nung tumatawid tayo nagpuputukan. Hindi man nasukol ang suspect na si Dino, may tuturing pa rin at tagumpay ang sinagawang operasyon sa lugar. Kung hindi man napatigil, at least na-disrupt ang kanilang operasyon at hindi na nila gagamitin yung lugar na yan, then identified na ng PDEA na yan yung lugar na kung saan nagagaling ang shabu na nagsusupply sa buong Bulacan. Pagdating sa tanggapan ng PDEA, agad inisa-isa ng mga ahente ang mga nakalap nilang ebidensya. I think more or less 5 grams yung nakuha nating drugs lahat-lahat doon. Nasa laboratory service na ng PDEA ngayon. Gagamitin din ang marked money na nabawi mula sa mga suspect. At ilan sa mga natimbog, pamilyar ang mga pagbumuka. Ito rin ang mga mukhang natutukan ng aming kamera. Itong si Kuyang, parang sabog na sabog pa ang diwa. Sa porsyento ba ginagamit mo doon? Hindi, pwede niya pera. Huling-huli na, todo deny pa. Sinong niloloko mo? May kamukha rin ang bagitong ito. Oops! Huwag nang mag-deny. Ang video ng Tutok Tulfo di marunong magsinungaling. Tinawag ko kasi dito tapos nagtanong ko kung pwede po muna. Pwede po mag-umitin na rin po ako kahit 40 lang po, kahit sa isang beses lang. Kasi kailangan ko po ng mga pera. Kasi nag-training po ako ng welding. Tapos nag-apply na rin po ako ng, natapos po ako, nag-apply po ako ng welder sa Japan po. Pag nahuli ka sa actual na pagbibenta ng droga, irregardless of amount yan, kung gaano karami man ang ibinibenta mo, basta nahuli ka na actual na nagbibenta ng droga, life imprisonment yan. It's an unbailable offense. Patay kang bata ka dahil pati ang patingi-tingi lang, kalaboso ang pwede maging ending. Hindi pa rin dahilan ang kahirapan o hindi pa rin dahilan ang kawalan ng hanap buhay para labagin natin ang batas o gumawa tayo ng illegal. May batas para mapangalagaan ang kapakanan ng mga menor de edad na tila nalilihis ng landas. Ito ang Juvenile Justice Welfare Act of 2006 o Republic Act 9344.
May probisyon ng batas na ito na nag-absuelto sa kanila mula sa pagkakabilanggo hanggat di sila umabot sa edad na 18 taong gulang. Pero madalas, ginagamit itong butas ng ilang mapagsamantalang kawatan. Tungkol sa drugs, talagang maraming minors na nagagamit doon sa drug using kasi alam nila na hindi sila pwede sampahan ng kaso. Pambihira! Kaya naman pala mga bata ang paboritong gawing tagalako nitong damuhong si Dino. Posibleng nasa paligid-ligid lang din ang suspect na si Dino. Kung sakaling mamataan ninyo ang mukhang ito ni Dino, ipagbigay alam sa mga otoridad at dito sa Tutok Tulfo. Seryoso na ang lumalalang problema sa illegal na droga dito sa ating bansa. Pero ito ang iiwan naming babala sa inyong mga damuhong salot ng lipunan. Seryoso rin kami sa pagtugis sa ang lupalop o kuta man kayo magtago. Basta laban kontra droga, hindi kami uurong. Hindi rito nagtatapos ang aming serbisyo publiko. Kaya kung may pabibisto kayo, agad magreklamo. At kung may alam na anomalya, huwag magsawalang bahala. Itama natin ang anumang mali. Mag-text, tumawag o mag-email sa aming action line at personal kong tutugunan ang anumang hinaing na inyong ilalapit sa amin. Dahil magiging bagong misyon ko ang sagot sa maliit o malaking problema. Ako po si Erwin Tulfo at kami ang bagong takbuhan ng mamayang nasa katwiran. At ito ang tatak ng totoong aaksyon sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo. Thank you.